Wala ba kayong irigasyon para matubigan ang lupa? Meron po, Father. Pero yung bukal pinagagalingan ng tubig, mahina po ang agos. Natutuyo na rin. Ito po, pagpasensyahan na ninyo. Sana makatulong. Ano po, huwag na po, Father. Kailangan nyo rin po yan. Sige na, meron pa naman kaming konting sobra. Ano na po? Salamat po, Father. Hindi po, pagdamutan nyo na. Salamat po, Father. Kung ano man itong nangyayari sa atin ngayon, eh, malalampasan din natin to. Ha? Opo, Father. O, anak ko. Pinagtabi kita ng tubig. Tipirin mo na lang yan, ha? Siguro kakasya na yan hanggang bukas. Opo. Tatay, paano po kayo? Huwag mo na ako intindihan, anak. Nakainom na ako. Para talaga sa'yo yan. Di mo nga itsura mo, payat-payat mo na ngayon. Tumun, tatay, huwag mo na intindihan. Hindi macho. Taba-taba ngayon. Ha? Tatay? Oo. Kilala niyo po ba si Solidad 56? Oo, kilala ko yun. Bakit? Nakita kasi po namin siya kanina eh. Nakaaway niya yung mga tao. Kasi pinapabayaran niya yung pag-i-give dun sa poso niya. Naman, anak, wala na tayong magagawa dun. Poso niya yun eh. Kawawa naman po siya, tay. Mag-isa lang po siya sa buhay niya. Tapos, inaaway pa siya ng mga tao. Nandiyan kayo sa date ninyo? Ito naman si Ato. Nag-aalala na nga kami. Asus? Eh, ano ba talaga yung ibibigay sa inyo ng Javi na yan? At talagang napaka-importante niya sa buhay niyo. Correct. Ito talagang dalawang to, alam mo. Mga chismoso din eh. Sinabi na nga sa inyo, secret eh. Ah, secret? Sige ha. Secret daw, sweetheart. So, i-secret din natin yung alam natin bagong kwento. Oh, sige, sige. Huwag natin sabihin. Sige, gusto niyo talaga malaman kung ano itong secret namin. Sige, bumili muna kayo ng tubig. Ano? Naloka kayo, ha? Kanina nyo pa alam yun, ha? Ano ba kayo? Kasi late-late kayo ng dating eh. Kaya nga, ang dami na namin naibentang tubig. Dahil dyan sa isyong yan. Okay. Ano? Ano nga? Hello. Salda. Hello, Mario. Nasaan ka? Nandito ako sa San Roque. Ano? Eh, anong ginagawa mo dyan? Taga rito si Javier Bustamante. Kakusapin ko yung hepe ng pulis. Baka makakuha ko ng impormasyon tungkol kay Bustamante. Para mapaamin na siya. Sige. Mag-iingat ka, ha? Sige. Salamat. Miss? Excuse me. Bakit ako yung iya? Wala po. Pupunta po kasi ako ng ospital. May sakit po kasi yung anak ko eh. Kailangan po yung sarili siya ng dugo. Kung ganun no, Mrs. Hatid ko na po kayo sa ospital. Hindi. Huwag na po. Okay lang po. Hindi po, Mrs. Sige na po. Hindi naman ako mapapalagay kung iiwan ko kayo dito. Sige na po. Para mapadali ang pagpunta mo doon. Sige na, sakay na. Sakay na. Sige na po. Father, maawa na po kayo. Wala na po kaming maiinom. Maawa po kayo. Father, kahit sa mga bata lang, baka po may tubig kayo dyan. Kahit kunti lang. Please. Maawa po kayo. Brother T, ilabas mo yung natitira natin tubig. Sige na. Sige, sasamahan niyo. Father Anthony,
Oh, sandito. Ano po nangyayari? Mga biktima sila ng tagtuyot. Eh, kahapon pa raw sila walang mainom. Hindi naman sila makabili ng tubig dahil wala silang pera. So, dito sila pumunta. Eh, Father, ito po, bigay niyo na po sa kanila. Dinas, Tinos, para sa'yo na yan. Marami pa naman tubig, oh. Saka okay na sila. Eh, Father, paano po bukas? Huwag mo nang alalahanin ang bukas ng Tino. May awa siguro. May awa siguro. Tingnan, okay. Wala na bang mga baso dyan? Wala kami pong impormasyon? Wala, Zelda. Malinis ang record doon ni Javier. Eh, sinubukan ko nga rin hanapin yung pamilya niya. Pero sabi ng mga kapitbahay, ilang araw na rin hindi umuwi doon. Huwag ka mag-alala, Mario. Malakas ang ebidensya laban sa kanya, hindi rin magtatagal at magsasalita din yan. Sana nga. Kailangan kong malaman kung sinong protector niya. Kung sino nag-utos para pagbabaril ng bahay natin. Mario, masyado pa itong ginagawang personal. Alam mo, Zelda, nahirapan akong tanggapin eh. Dahil malakas ang pakiramdam ko. Si Mayor ang protektor ng mga illegal na pasugalan dito. Hindi ako matahimik eh. Kapag naiisip ko na ang taong pinaglilingkuran ko bilang pulis at araw-araw ko nakikita, ay siya mismo ang gumawa niya sa akin. Kapag nandyan na ang ebidensya, tsaka mo nalang isipin yan. Ngayon, habang wala pa, kalimutan mo muna. Para pati ikaw matahimik na rin. Bro, kawawa naman po yung mga tao. Sana po, magkaroon na po ng tubig dito sa bagong pag-asa. Kasi po, hirap na po sila. Santino, ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang humihingi ay binibigyan. Kuya, wala ka na dapat alalahanin kay Javier. Hindi na magsasalita yun. Pero hindi pa rin titigil yan si Mario. Kung hindi si Javier, yung susunod na kabo ang pag-iniitan niyan. Robert, kailangan natin ng permanenteng solusyon. Kuya, imprise na lahat ng pinaplano mo. Naghihintay na lang tayo ng tamang pagkakataon. Magaling.